siguro na lang kasi mamahalin eh. Di naman tayo yayamanin. Anyway, ano nga bang meron sa Y7P at its 9,990 pesos price point? Umpisahan natin sa likod. Meron siyang napaka-cute na fingerprint sensor. And for the design, available in two colors. Aurora Blue and Midnight Black. Hulaan nyo anong color tong gamit natin. Tama kayo! Aurora Blue! Na meron 2.5D effect. So it's 2D na mukhang 3D yung effect. Make sense, di ba? 2D na 3D, 2.5D. Doon naman tayo sa harap. Ayun, mukhang cellphone. Meron siyang punch hole technology. Ano ba yung punch hole? Sinuntok, nagkabutas, nagka-camera! So yung front camera niya is nasa screen mismo. So design yung space sa 6.39 inches full view display. Eh kunyari, hindi ka sanay. May solution tayo dyan. Wow. Sa settings, pwede mong lagyan ng pseudo notch or fake na bezel. Sa ports naman, may audio jack and micro USB port. O di porke 2020, lahat na ng phone naka-type C. Boy pa rin kami mga naka-micro USB! For the front camera, meron siyang 8 megapixels. Good enough for its price point. Then, triple AI camera sa likod, 48MP rear, magandang clouds, 8MP widescreen, look at me, 2MP def, look at that, beautiful. And syempre, meron din siyang night mode feature, in which kaya siya kahit handheld shot since meron siyang AI stabilization. Merch, walang placer ang Y7P! But, what? I do believe that you can download your apps sa Huawei App Gallery. Top apps like FB, GCash, Video, may tutorial kami niyan! Pili ko nga napanood yun na yun eh. And yes, I'm gonna discuss to you what is App Gallery and its impact sa ating mga consumers. Positive kaya or negative? But before that, let's have a quick overview muna ng App Gallery. Starting sa UI or itsura, it's well organized so maganda sa mata. And intuitive siya, meaning hindi ka kakainin kung paano gagamitin. Ano, basta yun na yun. Kung yung unang tingin mo pa lang, alam mo na. But some apps are not yet available sa App Gallery. Pero segue ulit. Check nyo yung alternative ways namin how to install some of these apps. But merong wishlist feature si App Gallery. Which means, Huawei can prioritize the most in-demand apps. Tapos, you'll be notified if the app is already available. Pero mas convenient kapag in-enable mo yung auto-install. So, ito na. Alright? Listen to me. I'm the captain now. What? Yours? I'm the captain. Pwede yung iba sa inyo, nakikita siya as a new player. Or yung iba naman, nakikita siya as a game changer sa App Store industry. Well, either way naman, win-win situation pa rin to sa ating mga consumers. Dahil sa competition. Bakit kanyo? For example, yung Netflix, minonopolize niya yung media streaming services dati. E nagkaroon ng HBO, Hulu, tsaka Amazon Prime. So, na-force sila to innovate in order to retain their lead. Ayun, nagkaroon ng Netflix Originals. And as a result, nagkaroon ng competition sa price, innovation, services, etc. etc. Edi, happy tayong consumers! So, speaking of services, merong reward system si App Gallery. Paano kanyo? Nakikita nyo ba yung red button dyan sa baba? Pindutin nyo, mag-subscribe kayo sa amin. Joke lang. Meron silang campaign events where you can accumulate points or win prizes like phones, accessories, premium accounts, ganun. So itong point system na to, isa lang to sa mga sinasabi ko na good result ng competition. At hindi lang pala yung mga consumers ang happy, pati mga developers. So ayun na, pero iba-iba naman tayo mga opinion. So let me know your thoughts sa App Gallery on the comment section below. So if you like this video, give us a thumbs up, share this on Facebook, subscribe, click the bell button para ma-update kayo sa latest videos namin. Tadang! Pwede na ako ma-expensive! I do believe that you can download your apps sa Huawei App Gallery. Ang sarap!